Well, speed. Speed 1 na din po ang kanyang hub. Speed 1 na rin yung ginamit na hub. Ayun, no? Violet. Ito yung mga... Ito po si Avancer. Ito si Tosic Avancer. Magkano to si Avancer? Cassette type na po, cassette sir. Cassette type na. Yeah, cassette type na. RX 12, 1x12. May 14. May 49. May 51 daw ang size na pagpipilihan nyo. At sa mga iba-ibang kulay, available na color, building Tosic. Tosic ano to? Chester po. Tosic Chester. Size 48. Ang laki nito. Ito, mayroon sila dito, no? Abia na. Tube type. Abia Cruiser. Yung may si Ask Bike na flat type. Ask Bike flat type po, 5,800 po. O yan, 5,800. Alloy na to. Ganyan po, 5,500 po. Ayan, no? 5,500 lang, oh. Alloy na to, Purigi. Purigi. Si Purigi naman po, sir, 3,700. Ah, may available pa. May available pa, black, red. Opo, dalawang black, red na lang. Dalawang black, red pa raw, available nito. Yo, what's up, mga idol? Andito ulit tayo sa Wayne's Hub Bike Bodega o Bike Shop, mga idol, dito sa Red Gold Building. Binalikan natin itong Red Gold Building dahil lagi naman tayo nagpupunta dito at saka mura-mura talaga bentahan dito, no, sa Wayne's Hub Bike Shop dito sa Red Gold Building. At saka marami talaga nag-aabang dito sa Wayne's Hub Bike Shop dito sa Red Gold Building. At saka, mga idol, bisitahin ulit natin ito. Ito na nga yung Wayne's Hub Bike Shop na matatagpuan dito sa Red Gold Building. Ayun yung Red Gold Building, kulay pula. Katabi siya nito yung massage parlor ba to o massage spa, no? Kaya, pero ang pakay natin dito walang iba kundi si Wayne's Hub Bike Shop. At matatagpuan nga ito yung Sumulong Highway. Yan yung papuntang Marcos Highway, papakyat ng Antipolo. Ito naman yung pababa papunta ng Marikina at Pacubao. Mapalatandaan itong Red Gold Building o ni Wayne's Hub Bike Shop ay si Midwood Royal, yan mga idol, yung subdivision. At katabi sila ng Golden Bulls Construction Supply. Ito na nga, makikita mo yung signage nila. At mga idol, umpisaan na natin to. Ito si Eternal MTB, meron sila nito dito, 7,200 daw to. Ang ganda ng forma nitong Eternal na MTB na to, no? Ayan, tsaka yung kulay niya, no? Neon at saka blue ang pormahan. Naka L2A3 na rin to at 1x8 speed. Ginamit na gulong isa skin wall na rin gawa ni Compass. Ayan si Eternal. Tapos papasok tayo sa loob. Ah, meron pala sila dito. Ito, bago tayo pumasok sa loob, ito meron sila ass bike, oh. Ayan, may ass bike pa pala sila dito. Ito yung budget nila, no, na ass bike. Yumi, itong ass bike nyo na ganito, magkano to, Yumi? Ito. Magkano to? Ha? 4,300? Opo, 1,300 daw to. Yung naghahanap ng ass bike na ganito. 4,300, ayan. Nakasimano na rin yan. 4,300. Carbon steel. May iba-iba pa silang kulay yan. Yumi, salamat sa pag-assist mo, ha? Kahit hindi ka nagsasawa na i-assist ako. Tara, mga idol. Pasukin na natin si Wayne's Hub Bike Shop. Yung mga naghahanap ng road bike, ito, Spunker Anderson R2. Available na sa Wayne's Hub Bike Shop. Na naka-sensor reflex pala to ang kanyang brifters. Magkano inabot na presyo nito, Yumi? Si Spunker Anderson po, 9,700 po. Ang baba ng presyo nila, no? 9,700 lang. Oo, naka 2x8 na STI, sensor reflex nga. Tapos ang size nito, ito, 49, 49. Ayan. May 49, may 51 po. Ayan, may 49, may 51 daw ang size na pagpipilihan nyo. At sa mga iba-ibang kulay, available na color. May light blue, dark blue, red, tsaka black gold po tayo. May light blue, ah. May blue, red. Dark red. Opo. At tsaka gold. Black gold. Black gold. O, yung naghahanap naman ng Spunker, ano to? Parehas ba to? Same lang. Ah, parehas. Ito, si R2. Ito pa, ibang kulay, oh. Spunker R2, ang ganda. Size 51 nga, oh. Ayun, napakaganda ng Spunker R2. Yung naghahanap ng Spunker R2, ito.
available sa Wayne Sab Bike Shop dito sa Red Gold Building. Tosic. Tosic ano to? Chester po. Tosic Chester. Size 48. 10,200. Oh, 10,200 na lang. Oh. Nakasensa Ignite na rin to. Pang ginamit na shifter o brifters, kung tawagin nga natin siya. No? At MX9, 1x9 speed. 1x9 speed tuloy. 2x9 speed, mga idol. Ayan, yung mahilig naman sa road bike na Abiya, ang laki nito. Ito, mayroon sila dito, no? Abiya na tube type. Abiya Cruiser. Mayroon din kayong flat type nito. Meron din po. Oh, meron din silang flat type at round type. Opo. Magkano yung ganito, Yumi? Sa ganyan po, 8,900 po. Oh, 8,900 na lang sa kanila. Ayan, oh. Alloy na rin yung hub nito, quick release na rin. Oh, kadalasan 700x23C, no? Opo, kadalasan. Oh, 700x23C. As bike na flat type. Pero ito pong abiyan natin is 700x28C. Ito raw, 700x28C. Ayan, 700x28C. Ayun, kitang-kita nga. 700x28C. Tapos, ayun na nga. Ang ginamit sa kanya, Jihong ang ginamit na disc brake. Ito ah, Yumi, si Asbike na flat type. Asbike flat type po, 5,800 po. O yan, 5,800. Alloy na to. Apo, naka 3x7 po. O, naka 3x7 speed. Available colors? Red, blue, orange, tsaka green po. Red, blue, orange, at tsaka green. Lux Jack. Lux Jack, alloy 26, sir. O, alloy 26, sir. Magkano to? Ang sa ganyan po, 5,500 po. Ayan o, 5,500 lang o. Alloy na to ha. 3x7 speed din, ayan o. 3x7 speed. At yung mountain bike na folding. Folding 26. O, 26. Magkano ang folding 26 niya? Sa ganyan po, bigay ko po ng 4,100 po. O, 4,100 na lang. 4,100 na lang. Si As Bike na folding, ang ganda, no? May dalawang shock siya sa harap tsaka sa gitna po. May dalawang shock siya sa harap tsaka sa gitna. Ayan. Tapos, meron tayo tinatawag na Wake po. MTB na Wake. Ang model niya, X7. Magkano si Wake M7, X7? Si Wake po na 27.5 is 4,700 po. Uy, ang baba. 4,700 lang to. Carbon si steel na po. Carbon po, steel na naka 3x7 speed. Combo shifter, ayan o. 3x7 speed. Ayan, ang size nito, 27.5 po. Ito, si Purigi. Purigi. Si Purigi naman po, sir, 3,700 po. 3,700, 3x7 speed, ayan. Yes. 3x7 speed, carbon steel. 26ER lang po. Oh, size 26 lang ang available nito. At light speed. Light speed, oh. Ganun din ang price ito, si light speed, 37. Si light speed po, 4,000 po. Ah, 4,000. Yes, ito, light speed, 4,000, mga idol. Naka-Shimano. Naka-Shimano na to. Ano na po siya, combo shifter. Combo shifter, naka-Shimano, combo shifter. Yan, 3x7 speed. Tsaka medyo makapal po ang gulong niya. Oo, oh, mas makapal ang gulong, yan o. Oh. Sa budget. Oo, oh, tsaka 160 na rin yung rotok nito. Light speed na rin yung tinidog. Ocelon, yung naghahanap si ng Ocelon. Si po, pang ladies po. Oh, ladies. 4,900. 4,900, si Ocelon, yan o. Oh. 4,900. Naka 1x8 na po siya, carbon steel lang po. 1x8, carbon steel, 1x8, yan. Yes. T-Rich nyo. Si T-Rich Cosmo po. Na naka-hydraulic pala to, Yumi. Lugan ang ginamit. Yes po. 27.5 na siya, sir. Naka 27.5. L2A3 na po. L2A3, ayun o. Kitang-kita naman o. 3x8 speed. 3x8 speed. Magkano siya nga to? 8,000 pesos po. O, 8,000 na lang sa kanila. Dito, diba dito naman may discount, no? Yes po. Meron pa naman yan less. Depende po sa kukunin niya, sir. Oo. May discount sila dito. Lalo na kung napapanood niyo sa vlog. Ito pala, si Ragusa. Yumi, magkano itong Ragusa? Si Bison po. Oh, si Ragusa tuloy. Ito pala si Bison. Si Bison na naka-hydraulic. Ayan, na-sensa na rin ang ginamit na shifter. At size 27 mayata ito. At 29. 29 pa pala ito. Magkano presyo nito? 3x10 na po siya, sir. Oh, 3x10. 8,800? Yes. Ang baba ng presyo, 8,800. 29er na. Tapos ito yung Ragusa. Bagong-bagong labas itong Ragusa na to, no? Ragusa Alistair po. Ragusa Alistair. Talagang ganito kulay ni Ragusa, no? Ano to? May plastic ba to? Parang plastic to. Ganyan talaga kulay niyan. Ganyan talaga. Style to, no? Okay. Ito, style ni Ragusa. Style niya po talaga. Naka 1x10 na yan. 1x10 na to. Ayan, kitang-kita naman, no? 1x10 speed.
At ang ginamit sa kanya, Cam Rose, magkano to? Si Ragusa po, ang 27.5 niya, sir, 9,200. 29er po is 9,500. 9,500 yung 29er. Naka 1x10. Naka 1x10, napakamura. At si PMX 18. PMX 18, magkano to, Yumi? Si PMX 18 po, ang 27.5 na lang po ang available natin. Oh, 27.5. 6,800 po. Ayan, 6,800 na lang to. 6,800, ang baba ng benta. Dalawang colors na lang po available. Anong available na kulay blue na lang? Blue tsaka teal po. Blue at tsaka? Teal. Ito. Apo, yan. Tapos itong mga to, nakakita na ba natin to? Sila Tote Master, no? Yes, sir. No, nakita na natin. Ito na lang, si Eternal. Si Eternal P19 po, 1x9 po siya, sir, 6,800 po. 6,800. Ready to upgrade na po siya ng hydraulic. Ready to hydraulic na to? Yes po. Ito lang, Yumi, yung presyo na lang ito para sa kaalaman yung iba, baka may nagkakagusto si pa dito. Vanguard po. Oh, Vanguard. Presyo na lang. Si Vanguard natin, 8,500 na lang siya, sir. Si Totem niyo, magkano, Yumi? Si Totem Master po, sir, Price 10,700. 10,000. May nakita ko, Yuming. Ganda ng road bike na to. Ito, may nakita ko. Spunker. Spunker, ano to? Borton po, okay, R3. Po, papakita ko lang, Yuming. Ganda, oh. Baka sakaling magka-stack ulit sila. Wala, naka-stack ito. Na lang po. May available pa. May available pa. Black red. Opo. Dalawang tsaka, black red na lang po. Dalawang black red pa ka. Available nito. Baka nag-aanap kayo ng mga ganito. Spunker, ano to? Spunker, ano model to? Spunker Borton po. Spunker Borton, ang ganda. R3 po. Magkano bentahan nyo nito? Gravel bike. Sa ganyan, sir, 10,700 po ang retail natin. Ang baba, 10,700? Yes po. Ang baba ng benta nila, no? 10,700, no? Spunker Borton, size 47. Mababa na yan, bentahan na yan. Oh, nakasin sa Ignite, yung kanyang Brifters. Kung nag-ahanap kayo nito, ayan, available sa Wayne's Hub Bike Shop sa Red Gold Building. O, plus ito, babalikan natin. Dito na tayo sa mga tosik. Itong tosik nyo, magkano ito tosik nyo? Si Tosik Mars po, 10,000 po. Sarado. 10,000? 27.5. Itong wake, napakita na natin. O, yung nasa baba, no? Yes po. Ayun, sinabi ko na nga presyo nun yung wake. Tapos PMX 18, nasabi ko na rin presyo nito. Ayan, yung available nila. At yung Ragusa, nasabi na rin natin presyo nito, no? Ito si Stinger, no, na si Maxon. Ang ganda, magkano price na lang nito, Andy? Si Maxon po, 23,000 po. Ito si Stinger Maxon, price na lang nito, 23,000 na lang. Yes, binagsak na nila presyo nito, no? Export na rin ang ginamit dito, tsaka coal na rin yung kanyang shifter. Ang ganda nung ano nito, hub nito. Ayan, no? At tsaka pang malupitan na rin yung kanyang cassette sprocket. Parang 12 speed yata ito, no? 12 speed po, sir. Tapos ito rin, 12 speed din ito, Mountain Peak, oh. Ayan po, Mountain Peak Titan, sir. Mountain Peak Titan, 27.5, naka Shimano, naka Diore. 12 speed, magkano to? Si air suspension na rin yan. Mountain Peak Titan po is 24,800. Oh, 24,800 na lang. Pambansang hydraulic ang nakalagay. Ayan, Shimano MT-200. Ito pa isa, oh. Nakapambansang hydraulic din si Shimano MT-200. Na, ano to, Mountain Peak din to, no? Opo, Mountain Peak. Dalawang kulay. Dalawang kulay ang available. Ito, isang eh. Matte, isang matte. Ito yung pag natutukan mo ng liwanag, nagre-rainbow. Nagre-rainbow. Ito, hindi naman. Ito, iba naman. Ibang kulay naman. Pero, same spec to, no? Yes, same spec. Naka-innova tire na to pareho. At yung naghahanap na Sunpeed, ayan, oh, may kulay Sunpeed Stella, may pink. May kung ano tawag dito sa kulay blue na to? Sunpeed Stella, kulay blue po. O, kulay blue, magkano bentahan nyo nito? Sa ganyan po, 11,500. O yan, 11,500 ito. Meron po yan extra AID. Small. May extra para small. Sa mga ladies po na. Magkano price yung ganun din? Same price lang po, same pero price. Iba-iba po na ang frame size. Oh, iba-ibang size. Ang daming pala pagpipili ang kulay. Tatlo na to naka-display, oh. Ayan, si Sunpeed Stella. At anong road bike to? Pinewood Lancer po. Pinewood Lancer na road bike ba to? Opo. Gravel bike po. Gravel bike pala to. Naka 2x9 po. Gravel bike na pala to. Naka STI na to. Shimano Sora, ginamit dito na RD. Yan, Shimano Sora. Ano setup nito? 2x ano to? 2x9 po, sir. 2x9 speed. Magkano benta nyo yan? Sa ganyan
po, sir, si Lancer, 23,300. 23,300, ang baba. Yes, at saka itong katana, oh, pinewood katana. Magkano si pinewood katana? Si pinewood katana po is 30,300. Nakashimano Chagra. Nakashimano Chagra. Yan, kitang-kita natin. Ang speed nito? 2x10 po, STI. 2x10 STI, ang ganda ng po. Pinewood katana, pinewood na rin yung seat post, pinewood na rin yung saddle, pinewood na rin yung drop bar, at pinewood na rin yung stem. Ayan, si pinewood. Ang ginamit sa kanya, nagulong, ay Innova Pro. Ayan, naka-halotech na pala to, no? Naka-halotech na rin, ayun, no? Yes po, naka-halotech na po. O, dito, Yumi, may isang mabilisang pasada na lang to. Ano to? Bagong dating natin, ah, bagong sir. Dating nila to. Speed 1. Commander Speed 1 Commander, naghahanap ito. Ganda ng Puma ng Speed 1 na ito. Naka SRAM pala ito, group set. Opo, naka SRAM siya sir, naka 12-speed na din. 12-speed? Speed 1 na din po ang kanyang hub. Speed 1 na rin yung ginamit na hub, ayun o, violet. At saka yung tire nito, Maxxis Recon Race, no? At saka tunog mayaman, no? Kung tawagin nga natin. Ang ganda ng Puma, pati yung frame nito, no? Alloy na rin yung seat post, Speed 1 Commander na rin ginamit. Ito bang ano nito, chainring nasa 34 o 36? Nasa 34 to 36 sir ang estimate. Oh, nasa size nasa 3040 ayun. 34. Tapos ito pumapalo ng ano to. Nasa 50 ang pinakamalaki nito. Nasa 50 sir. 50 pinakamalaki ang 50 yung ngipin. Ayun sir. 50, oh, 50 pinakamalaki para sa mga nagtatanong, no. Ayun, Recon Race. Magkano presyo nito? Ang old price namin dyan, sir, is 35,800. Ngayon po, nagbaba po kami. Ginawa na po namin 34,800 po. Binaba na nila presyo nito, no? Binaba na 1,000, no? Opo. Grabe. Available na kulay ito. Kulay puti at saka ito yung may kulay pula. Ulitin ko, ha. Ayan, si Speed 1 Commander. Ang ganda ng forma. 2022 model. Ang ganda. At dito tayo, si Ragusa, napakita na natin to, no? Ito yung mga... Ito po si Avancer. Ito si Tosic Avancer. Magkano to si Avancer? Si Tosic Avancer, sir, 10,200 po. 10,200, 29er. Ayan, mabili siya na natin. Papaspas tayo ng konti, no? Naka 1x na yan, sir. 1x na yan. 1x8, tsaka Shimano Altus ang ginamit. Shimano Altus. Ayan, Tosic na rin yung pinaka-crankset. At ito rin, 1x10. Si Tosic. Tosic Mars po. Tosic 29er Mars. Naman siya, sir. 29er. Price nito, Yumi? Si Tosic Mars po na 29er is 10,300. Oh, 10,300. 7.5 po is 10,000 po. Ayan, napakalinaw. 10,000. Sensa ang ginamit sa kanya. RX 10. At ito naman, si Tosic na Avancer. Yun nga, naka Shimano Altus. Sinabi mo na presyo nito, no? Si Avancer, sinabi mo na ba presyo nito? Yes po, 10,200. 10,200. Ang mga ginamit na hydraulic, Seamers. Seamers. Ayan, Seamers. Tapos ito pa, si Tosic Hunter. Yung mga mahilig. Si Tosic Hunter, sir. Pagbabalik ni Tosic Hunter. Oo, pagbabalik daw ni Tosic Hunter. Magkano si Tosic Hunter? 11,800, sir. 11,800. Naka mga, 12 speed na siya, sir. Naka 12 speed na daw ito. Ito papakita ni ma'am. Ayan, no, 12 speed. Ito ba ang cassette sprocket nito? Red type na o cassette type? Cassette type na po, cassette sir. Cassette type na. Ayan, cassette type na. RX12 1x12. Napakaganda. Kumpas na rin yung tire na ginamit dito. Konti na lang i-upgrade mo. Konti na lang. Sir. Ayan, yung mga naghahanap ng Tosic. Ang daming Tosic dito, no, sa Wayne Sub Bike Bodega o Bike Shop. Na matatagpuan sa Red Gold Building. Kaya yung mga mahilig sa Tosic, ito. Ang dami nilang Tosic dito. Putahin nyo na lang to si Wayne Sub Bike Shop. Sa mga malalaking platong. Oo, yung mga mahilig sa malalaking platong, ha, sabi niyo Ma'am Yumi, ito nga. Makikita niyo 'yan, oh. Ang laki ng cassette sprocket niya. Hopla. Patadikan. Oo, tsaka yung mga umaakyat nga ron, sabi nga ni Ma'am, mga umaakyat ng Timberland o Tagaytay o kahit saan, ito available yung mga malalaking nilang sprocket dito, katulad nito si Spanker. Spanker Ambush, magkano to, ma'am? Si Spanker Ambush po, 13,700 po. 1x12 na siya, sir. 13,700 yes, lang? Po. 1x12 na to, no? 1x12 na, oh. RX12 na, oh. Ang ganda. Ang ganda, pati yung kulay, kombinasyon.
At ang ginamit naka sa kanya, naka air fork lens. Lugan air suspension na to. Yes bro. Ayan, air suspension. Tapos naka Halotech. Halotech na yan, ayan oh, Halotech. Oh, ito naman yung T-Reach. T-Reach. T-Reach Adventure. Adventure, magkano to si T-Reach Adventure? Si T-Reach Adventure sir, 14,100 po. 14,100 ayan oh. Anong size to? 1x12 to, no? 1x12 po, 29er. Mura na to. Ito pa yung T-Reach nila, oh. Dalawa, pag dalawa naka-display dito. Lugan ang hydraulic dito. At si Eternal, ang ganda ng Eternal. Ito po, 1x10 na Eternal naman siya. Oo, magkano to? Hydraulic po siya. Hydraulic daw to, 1x10. Magkano ganyan? Si Eternal po, 1x10, 9,400 po. 9,400 na lang to, inaghahanap na Eternal. Mura-mura na to, nasa Wayne Sub ka. Malapit mo naman dito, kung malapit ka Sumulong Highway, Wayne Sub, punta mo na, ayan o. Wala sa Kubo ka naman, napakadali lang puntaan nito, ayan. Wayne Sub, Red Gold Building, Eternal, ganda ng kulay, no? May lockout na rin, at core type, napakaganda. Simmers ang ginamit sa kanya. Ito, si ano? Ito, ito si... Si Skyland King Glory po, 1x13 na yan, sir. 1x13 na to? Yes po. Magkano halaga nito? 1x30 na pala to. Last unit nyo na to? Yes po. Magkano na lang to? Babagsak na nila presyo nito, sigurado. Meron pa siyang ibang kulay, sir. Meron pa? 13,600 po. O yung binabahan na pala nila. 13,600? Yes. 13,600 na lang, o si King Glory, o. Oh. Meron pa siyang orange, red, tsaka gray po na. O, orange, red, red, tsaka iba pang kulay. 1x12 to? 1x13. Mas malakas. Grabe. Ito, simple lang. Eternal naman. Ayan o. Naka-simmers. 1x Eternal. 1x10 din, sir. 1x10. Magkano to? 9,400. 9,400. Ito ha, 1x13 to. Ito, 1x10. 9,400. Yes, ito, Yumi. To. Si Faxter 303, sir. 303. Naka combo shifter po, 3x8. Oo. 8,500. Ang baba. 8,500 na lang. Ito nga pala, no? Si Wayne Sub, distributor ng Faxter. Yes po. Kaya mababa rin ang benta nila ng Faxter. Yung mga naghahanap ng frame. Ito, Speed 1 floater. Kano si Speed 1 floater? Si Speed 1 floater po, sir. Ang ganda ng Speed 1 floater. 29er lang po ang available. 29er na. Available. Malaki pa. No? Magkano yan? 8,500 po. 8,500. Napakababa ng benta. Ito, si ano? Ano si to? Si Summit Chaser naman po. 27.5. 7,200. 7,200 lang to? Yes po. 27.5. Ayun, yung mga helmet naman yung naghahanap. Dami nila helmet dito. Ayan ha. May bago tayong helmet. May bago silang helmet. Ito, Summit. Magkano yan? Si Summit po, 1,050 po. 1,050, mababa ng benta. 1,050 ah. Oo, may hit na sa loob, baba ng benta nila dito. Ito pa yung other nila, no? Other parts and accessories. Sa folding tire nyo, magkano bentaan yan? Sa Pilicode po. Oo. Yan, yung ibang hindi ko masasabi price, Epipage. Epipage na lang, no? Kaya pala dito sa Wayne Sub, meron na sila Paymaya, BDO, BPI, GCash, Union Bank, at China Bank. Ayan, marami na silang mode of payments, no? Dito sa Wayne Sub. At good news, meron na kayong home credit. Yes po. May home credit na sila, no? May home credit na po tayo. Oo, kaya kayong mga gusto pa ng mas matitinding bike, yung matitinding bike, yung talagang yung gusto nila malulupit. Yung mga gusto nila ng mga high-end po, tapos tutulungan kayo yung ni... budget po, may home credit na po tayo. Tutulungan kayo ni home credit. Oh, pakita ko na rin to, yung mga naghahanap itong mga price range na rin to, price range. Handlebar. Yeah, sa handlebar natin, ang pinakamababa po yung 350 hanggang 750. Oh, ayan, 350 to 750. Price range na lang ng mga tinidor nyo. Sa air fork po, nasa 2,900 to 3,000. 2,900 to 3,000. Rigid fork nyo. Rigid fork natin is K4 lang po available, 2,700 po. Ang baba, 2,700. Oh, yun. Yung mga hub, ito. Yung mga hub nyo, price range ng hub. Billy Goat po natin, sir. Oh, Billy Goat. Babalikan. Yung Billy Goat po natin,
1,100 po ang 29er per piece po. Tapos, one? Yes po. 1,050 naman po pag 27 per piece. Grabe. Napakamura nung Willy Goat na yung 1,100 ha. Oh. Gulat ako dun ha. 1,100 lang. Foldable na yun. Pares na yun, no? Pair na, no? Per piece po. Grabe. 550 isa, no? Mura na yun. Ito naman. Price range na lang, ma'am. Para hindi ka... Para hindi ka masyado maabala, price range sa lang yan. 1,800 po. 1,000 start price up to 3,800. Itong makikita nyo mga hubs na yan. Iba-ibang mga brand yan ha. Iba-iba. Price range itong ano nyo? Itong sa up kit sir, oh, up depende kit po sa ilang speed. Pero ang mga nagre-range po sila sir ng... Oo. Oh. Ayan. Uulit-ulitin ko, may home credit na sila. Ayan o, oh. Meron na silang home credit. Ayan, may home credit na sila. Ang pinakamababa sir ng upkit natin is 1,000 to 15,000. Sorry, 3,400 po. 3,400. O dito na tayo. Pag mga ano lang yan sir, STI lang po, gano'n na upkit. Ito, price range ito. Sa ganyan po. Ito, magkano yan? Ito po, 2,000 po. Dito, price range itong folding bike nyo. Ito po, 3,200 po. Ito, 3,200 yung may mga basket. Sige po. Ito ma'am, last na to mga pambata, price range. Ito. Ito start po, price. Alloy to sir, 5,300 po. 5,300. Tapos yung mga carbon steel natin, nagre-range po ng 3,000 to 4,600 po. Dito ma'am. Size ito. 20 po yun. Dito ma'am, price range. Ito naman kung size 16 sir, pinakamababa natin, 2,000 to 2,200 po. Ayun, okay. Ayan, dyan na natatapos, no? Yung ating pag-update dito sa Red Gold Building, walang iba kundi sa Wayne Sub Bike Shop. Ito na nga yun. Lagi natin binibisita to dahil sobra naman talagang baba ng bentahan dito, no? Sa Wayne Sub Bike Shop dito sa Red Gold Building. Hindi ko na-interview si Ma'am Yumi kasi madalas naman natin siya natatanong. At saka na-istorbo natin siya, siyempre napagod din yung tao. Mahirap din siyempre magsabi ng mga price. At mahirap din mag-discuss. Ayan na nga. Kaya thank you very much ma'am sa pag-assist mo sa thank amin. Thank you po sir. Dito sa Wayne Sub Bike Shop. Ayan na mga idol, umupo na ako. Dito ko na tinatapos yung aking muling pagbisita dito sa Wayne Sub Bike Shop na matatagpuan sa Red Gold Building. Katabi ng Golden Bull Construction Supply. Katabi lang siya, no? At katapat ng Midwood Royal na subdivision. Lalo-lalo na katabi ng ano? Kung magpapamasahe kayo, ayan, habang naghihintay kayo, kagaya dito, habang naghihintay kayo, pwede kayo magpamasahe. Ito na nga, si Wayne Sub Bike Shop.